Yan, welcome, welcome po mga kabayan. Ay, ay, ay. Yuhu! Magandang umaga po mga kabayan. Dito po tayo mag-update ngayon mga kabayan sa MRT 7, no? Dito po tayo sa kahabaan ng Commonwealth kung saan ay puspusan na ngayon ang ating ang construction dito na area mga kabayan. Baka ito yung unahin pag tapos, no? Eh kung para itong irang ito ay mula doon sa North Avenue hanggang dito sa may batasan, mga bayan, ay pwede na magamit kahit yung dulo papuntang San Jose del Monte, Bulacan ay mahuli lang yun pag bukas, no? Kaya itong mga station dito ay patapos na rin. Kulang na lang pagbuhos. Actually may mga ano na yan, ano? Ipakita ko po sa inyo yung talagang latest update, no, mga bayan. At yan ang po sa ating camera na tutukan ay dyan na po yung Quezon City Circle na kung saan mayroong ano dyan, mayroong station. Ayan, napakaganda dyan mga bayan pag ito'y matapos na, no? Kita nyo naman yung dito sa area ito ay medyo matraffic din. Sinadya nating umakyat dito sa taas ng footbridge na ito upang makita ninyo yung view mismo sa taas. Hindi lang tayo nakapagpalipad ng drone. Sa unahan, magpalipad tayo doon. Ayan po mga kababayan. Yan, sa unahan na yan, yung nag-build up ng traffic dyan ay yung pakanan ay papuntang UP. At yung tinuturo ko sa araw na yan, yan po, yun po yung station ng University, no? Avenue. Ayan. At yan po ang kaliwa na side natin. Makita po natin yan. Yun po ang naunang deliver, no, ng mga bagon mula South Korea. At ito na po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakasabit na po yung mga tarpaulin sa darating na Lunes na po ang kanyang unang suna, no, sa ating bansa. Kaya tayo po ay nanawagan sa ating mga kabayan na mahilig magrarally. Eh wag naman po. Bigyan po natin siya ng respetuhin muna natin, no? Ayan. Ayan po ang Tandang Sura Avenue Station, mga kababayan. Balik po tayo kay President Bongbong. Unang suna pa lang ng ating Pangulo ay wala pa siyang nailatag na ano dyan, no? Marinig ninyo na kanyang mga plataforma, na kanyang plano. Ayan, ito na tayo sa Don Antonio Station, mga kababayan ko. At ito ay dito sa kaliwa na side ay may mga simento na yan, no? Kadikit dyan sa mismong mga release, no? At pero dito sa kabilang side may mga ano na yan, may mga poste na pero wala pang nailagay na girder para konekta, no? Pero nakalatag na po, puro steel ang gagamitin dyan mga bayan, puro bakal para patong-patong na lang po yan, mabilis na lang po yan ang paglagay sa kanila, buhusan ng simento, yung flooring, no? Kaya kunting tiis ay sigurado naman tong matapos. At salamat po sa San Miguel Corporation, no, sa napakagandang project na ito, no? Yan. Dito naman po mga bayan, ito na yung Batasan Station, no? Ay ganyan po ang mangyayari doon sa mga station, no? Pero puwera lang doon sa mga underground station ay hindi ganito. Ito po yung pag sa taas ang station mga bayan, ito na po yung mga steel ang ginagamit nilang girder pang patong-patong na lamang dyan. Ang bilis na lang po yan mga bayan, pagkatapos yan pupuloringan na yan, tsaka bubong, no? Medyo malaki-laki pang trabaho,
baka 2023 pa ito matapos, no, mga kababayan. Yan, tapos na po rito mga bayan na nalataga ng rail list dito na area. Tapos na po.